Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na kakanina kalamay ube with langka. Bago po tayo mag-umpisa, kung bago po kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe, please, at yung huwag pong kalimutang pindutin ang bell button para po sa mga bago nating lutuin ay lagi kayong updated. Okay, narito na po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng kalamay ube, kakailanganin po natin ng 2 cups glutinous rice flour, 1 cup rice flour, 3.5 cup coconut cream o unang tiga ng gata, ube flavor, langka. Yung pong langka, nasa inyo po iyon kung ganong kadami gusto nyo. 1/2 cup na halayang ube. Ito po kung gusto nyo pong makita kung paano ito ginawa, pakipuntahan na lang po yung aking channel at makikita nyo ang aking masarap na halayang ube. At 1.5 cup na white sugar. Ito naman po para sa latik, gagamit po tayo ng 2 cups coconut cream o unang tiga ng gata. Okay, umpisahan na natin. Ngayon po, maglatik muna po tayo. Ayan, ito po ay galing sa aking freezer, kaya medyo po matigas pa. Okay, sinalang ko na po ito, nasa high heat po yung aking apoy. Babalik po ako pag medyo po light brown na siya at haatin pong hahaluin at ilalagay ko po sa medium heat yung ating apoy. Okay, babalik po ako. Ayan, pagka po ganitong nagla-light brown na, ilalagay ko na po sa medium heat yung ating apoy. Ayan, ganyan lang po. At medyo po hahaluin natin yung ilalim para po hindi masunog. Ayan. Bayaan lang po natin siyang mag-oil at atin po siyang hahaluin ulit. Ngayon, hintayin lang po nating mag-golden brown at maglangis ang ating latik at magbabalik po ako. Ayan. Pagka po ganitong golden brown na, huwag po natin tigilan ang halo para po maging pantay-pantay yung kanyang kulay at nasa medium heat lang po yung ating apoy. Ayan. Ganyan lang po. Ayan, patayin ko na po ang apoy at ready na po itong ating latik. Ayan, ganyan lang po, golden brown. Ayan. Ngayon po, umpisahan na po natin ang paggawa ng kalamay ube. Ito po yung 2 cups na glutinous rice flour. Okay. Atin lang po. Ayan. Atin lang pong timplahin. Mas gusto ko po kasi yung ganito. Mas nadadalian po ako kesa sa nasa lutuan na. Gusto ko po yung ganitong na-mix na siya. Ayan. Gusto ko po kasi bago siya haluin, yung po talagang wala po siya muna sa apoy. Para po talagang mix na mix yun at walang buo-buo. Ito naman po yung ating rice flour. Kasi po,
pag po nasa kalana at saka umiinit na po syempre yung mga gata, saka tayo mag-mimix, eh nagbubuo-buo po. Kaya mas gusto ko yung ganito. Ayan, smooth na po itong ating kalamay mixture. Ngayon po, heto po yung aking natirang kahanggata. Heto naman po ang gagawin natin. Ayan. Hindi pa po bukas ang ating kalan. Ito pong ating halayang ube. Atin pong dudurugin. Ayan, ganyan lang po. Sa bagay ito po naman, siguradong madudurog habang naghahalo. Ayan. Lalagay po natin pong sugar. Ayan, hindi pa po bukas yung ating apoy. Ngayon po, ilalagay ko po itong ating mixture. Ayan, biligyan po natin siya ng ube flavor. Bigyan po natin ng 1 tablespoon. Ngayon po, bubuksan ko na po yung ating apoy. Lalagay ko muna po siya sa high heat. Ayan. Pagka po lumalapot na siya, doon na po natin ilalagay sa medium to low heat yung ating apoy para po siya maging lutong-luto yung ating gata. Lalagay ko na din po yung ating langka. Masarap po ito kasi talagang masarap ang may langka. Yan. Halo-halo lang po. Mamaya mapapalaban tayo paghahalo. Kasi kailangan po talaga maging makunat na makunat siya. Yan. Ayan. Huwag po natin titigilan ng halo ah. At magbabalik po tayo pag namumuo-muo na siya. Nagbubuo-buo na. Okay. Ayan. Pagka po ganitong nagbubuo-buo na, ayan, lalagay na po natin sa medium to low heat yung ating apoy para po masigurado natin lutong-luto po yung ating gata at iwas po sa panis. Mas matagal po yung itatagal ng ating kalamay. Ayan, ganyan lang po. Dito na po natin to mapapalaban tayo ng haluan kasi po ay bumibigat siya. Ayan, ganyan lang po hanggang sa kumunat. Ayan, ganyan lang po. Magbabalik po ako pag makunat na po siya. Ayan, medyo makunat na po ito. Ito po, malalaman yung luto na pag
nangingintab na po siya at hindi na po bumabagsak sa ating sandok. Ayan. Siguro po mga ano pa to, mga 10 to 15 minutes pa pong haluan to. Okay, babalik po ako. Ayan, okay na po ito. Talagang ako po pinawisa, napagod sa paghahalo. Kung kayo po magluluto, pwede pong kung meron kayong, ayan, kung meron kayong makakahalili paghahalo. Pagka po ganyan, no, hindi na po siya halos lumalaglag. Oh. Ayan. Ibig pong sabihin luto na po yun. Ayan, makintab na makintab na po. Ayan, patayin ko na po yung ating apoy. Napakakunat na po talaga. Yung pong kustiso ang ngipin, medyo po mapapalaban. Ayan, okay na po. Patayin ko na po ang apoy. Ngayon po, lidigyan ko lang po ng oil itong ating dahon. Ayan. Para po hindi manikit yung ating kalamay na makunat. Okay, sali na po natin. Ayan. Ayan, atin lang pong paplate. Napakakunat po. Ayan, paplatin lang. Ayan, daming langkah. Kita nyo. Okay, medyo malamig na po. Hiwain na natin kahit po mainit-init pa. Ayan. Napakakunat. Oh. Itong aking panghiwa tumatagilid. Ngayon po, hiwain na po natin. Sobra po ang kunat. Okay, ngayon po, lagyan na po natin ng latik na napakasarap. Okay, ngayon, tingnan nyo po, napakaganda, napakaraming langka sa kalatik. Okay, ngayon po, tikima na po tayo. Ayan. Tikima na po tayo. Meron pa po ako nung ginawa kong budbod. Ito po, ginawa ko po ito noon, nasa ref naman. Hanggang ngayon po, napakabango. Kaya, gusto ko po may budbod Ayan, pero sa latik lang po, pwedeng-pwede na kahit walang budbod. Ayan, tikima na po tayo. Napakakunat po. Mmm! Napakakunat. Napakasarap. Tamang-tama po yung tamis, yung gata po, lasang-lasa, at yung langka.
isa po talaga sa nagpasarapa. Nako, gawin nyo na po at napakasarap na merienda. Tingnan nyo ang panahon, masarap tong merienda at mainit na tsaa. Ngayon, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. O ano pang hinihintay nyo? Lutuin nyo na, napakasarap. Babus!